Gamayon lang talaga siya, guys. Thankful nga lang ako, hindi siya ano eh. Oh, di ba? Guys, lumabas ako, guys. Yan. Hindi po tayo napagbigyan kasi lumagpas na daw yung oras. Hi guys, good morning guys. Kumusta po kayong lahat, guys? Good morning, guys. So, maaga po tayo naglakad-lakad ngayon, guys, kasi may appointment po tayo kay Isabel. And meron tayong laboratory per Isabel, guys. Ayan. Makita nyo dito, guys. Foggy, super foggy dito. Wala kayong makikita ang tao dito sa kalsada, no? Ako lang talaga yung naglakad-lakad dito, guys. Grabe. Meron man sasakyan na yun. Foggy talaga. Di, parang hindi ako makasalita. Uy, ang tigas ng bibig ko. And, ayun, naglalakad lang ako, guys, kasi si Isabel tulog. As usual, tulog yan siya lagi, guys. Kakagising lang yan, ha? Tulog ulit. And, meron tayong, ako lang yung nandito kasi si Tony nilagnat. After ng mga bata, una kasi nilagnat si Michael, tapos si Isabel, and si Asia. And ngayon, si Tony always yan. Baka ako naman yung pinakahuli. Ganun lagi eh. So ngayon, naglalakad tayo, guys, kasi si Tony, nanginginig si Tony ba? Pinainom ko ngayon ng gamot. Sabi ko, tayo lang, nandito lang naman yun sa kabila, guys, yung saan tayo magpa-laboratory, no? And itong laboratory na to, guys, yung analysis ang gagawin nito kay Isabel. Yung kanyang ihi, tsaka stool, yun yung ating ipagawa. Kasi, wait lang, guys, pakita ko sa inyo, guys. Itong laboratory na to, hindi naman talaga kailangan, no? Ano lang talaga to siya, guys? Precaution ba? Kasi, alam nyo, guys, nung isang araw, may ano kami kay Isabel, pedia check-up niya, o yung monthly check-up niya ba? So ngayon, si Isabel kasi nag-result na ang tangkad niya, tapos yung katangkad niya, guys, hindi accurate doon sa kanyang timbang ba? Ay, yung timbang niya, hindi doon na ano sa kanyang height. So sabi ng doktor, yung pedia niya, baka daw may parasite sa tiyan ni Isabel. Tinatanong kami, guys, kung umiiyak-iyak ba si Isabel, lagi ba umiiyak, sinasaktan ba ng tiyan. Sabi ko, wala, never man yan siya. Umiyak lang yan siya pag hindi niya ako makikita. Tapos, hindi po siya nagkasakit-sakit. Ano, alam yung ganun? Wala siyang nararamdaman na kung ano-ano. As in normal, tapos kumakain siya ng normal. And, tinatanong niya kung kumakain ba siya ng mga pagkain na binibigay ko. Sabi ko, yes. Every time na ibinibigay ko, halos mauubos na yan. And yun, sabi niya, precaution lang i-check natin kasi mababa daw yung kanyang timbang nga. Pero hindi naman siya underweight talaga, guys. Super super tangkad lang talaga ni Isabel. Eh ngayon, sabi ko kay Tony, sige, try natin. Wala naman mawawala pag ano. At least alam natin, no? Wala na tayong kakaka. And, siyempre, ano bang, alam mo, naiinis ako nito sa pedia na to kasi hindi siya yung ano, breastfeeding advocate, no? Nire-resetahan niya ako ng ano, guys, ng formula para ipadidi kay Isabel para daw tumaba. Sabi ko, hindi ako nagpo-formula. Eh ngayon, sabi niya talaga, try daw ng formula. So, binigyan ko si Isabel ng formula yung binigay niya. Ayaw po talaga dumidi ni Isabel, guys. Ano mong gagawa ko? Ayaw dumidi ni Isabel. And, yun, kasi dapat daw, ang kilo ni Isabel, kasi nga, 7 months yan, no? Ang kilo daw ni Isabel, dapat daw, kasi, according to her height, dapat, si Isabel kasi, guys, nag-ano na siya ng height niya is nasa 70 centimeter yung height niya, and yung weight niya is 7 kilogram lang. So dapat daw kumilo daw si Isabel ng 8.5, ganon, kasi ang tangka daw niya. And sinicheck ko siya sa internet, o tinatanong ko din yung friend, Fridia Prain namin ba. Sabi niya, hindi naman underweight si Isabel. Hayaan mo na kasi pure breastfeeding yan. Ganyan talaga, mature talaga ng bata yan. Pero yung pedia ko talaga, guys, niresitahan kami ng palaboratory. So, again, gamay na lang din namin, guys, no, para din sure. And, aware din kami ni Tony kung mga future namang, ano ba, future na mangyari, ganito ganyan, at least ginawa namin, no? So, kahit normal lang,
gawin pa rin namin, guys. Eh ngayon, nahirapan ako kasi hindi umupo si Isabel. Kahapon kasi hindi ko nakuha na ng tae si Isabel, pupo si Isabel. Kasi nga, akala ko magpupo siya ng night. So hindi po siya napupo ng gabi. Kasi usually si Kalaga, guys, si Isabel, napupo yan pag magising siya. Everyday talaga yan, nagising siya. Tapos, in the night, napupo din yan siya. Bago matulog. So kagabi, hindi po siya napupo. Kaya sabi ko, labukas, baka pagising namin, mapupo siya. Kaso, ginising ko siya ng maaga, hindi pa siya napupo, guys. Pinakain ko siya ng kunti. And, para magpupo. Hindi din po siya nagpupo, no? So, natulog po siya ulit. Ngayon, kinuhaan ko siya ng ihi. So, ngayon, ang ihi, guys, hindi pumasok doon sa plastic na dinikit ko doon sa ano niya. So, may pumasok kunti lang. Sana titatanggapin to. So, ngayon, bakit tayo pupunta dito sa may sa may analysis sa Sin Lab? Magpa-laboratory kasi tatanong ako, guys, kung pwede ba ako magpa-reschedule para bukas. Para mamaya, pag pupo si Isabel, kukunan ko na siya, no? And yung pipi niya, uulitin ko na lang. So, ngayon, kasi ngayon lang kasi yung schedule namin, guys. So, pag hindi ka magpupunta, hihingi ka na naman ng ano, ng another prescription ba? Kaya yun. So, nandito lang tayo, guys, no? Alam nyo naman to dito, guys. No? Ang foggy, no? Ang foggy, walang tao ba, guys? So, ayun, guys. Sige, guys. Nandito na tayo, guys, sa kabila. So, nandito tayo, guys. Ito yung mama, alala nyo, dinadala ko dito minsan-minsan yung mga bata, pinapalaro. Ayan, makikita nyo, guys, talagang kabata-bata dito, no? Kasi nasa school. Ayun, kanina, pinahatid ko nito ni si, ano, sila Asi at Michael sa school kasi nga, hinihintay ko si Isabel magpupo ba? Ngayon, nung pumipi nga, hindi nga pumasok dun sa plastic, konti lang yung pumasok, nakakainis. Kaya, ngayon, binabayaran ko pa naman yung container na yun, to 2 euro. Pwede naman pala tayong humingi dito. Nakakainis talaga. So, ito na siya, guys. Nandito na tayo, guys. Guys, lumabas ako, guys. Yan. Hindi po tayo napagbigyan kasi lumagpas na daw yung oras natin. Sabi ko, dumating naman ako ng ano, medyo early. Sabi niya, 10 minutes late na daw, guys. Sabi ko, punta tayo dito sa ano kasi baka daw mamultahan kami kasi nga di kami nag-present ng, di kami napunta ba ng ano, hindi ako pumunta ng kanyang appointment. Kaya sabi ko, sige, magpa-reschedule ako ng kanyang kuan. Hindi pala dito yung ano ni Isabel. Sa kabila pala, no ba yan, si Tony. Ay. Oh, Jesus Christ. Hindi ko naman alam, hindi naman sinabi ni Tony na ganon. Kasi siya nga yung bumili. Hindi nga niya sinabi sa akin, ipasok yung ihi doon sa ano. Ay, yung plastic doon, ipasok doon mismo. Nakakainis naman. Sige, guys, nandito tayo, guys, sa ano, guys. Magpa-schedule tayo ulit, guys. Hopefully, bibigyan tayo ng appointment early, no? Kasi doon sa pharmacy, titingnan din natin kung sa pharmacy medyo bibigyan tayo ng maaga, guys. So, ayun na nga, guys. Tapos na tayo, guys, no? And binigyan tayo ng appointment sa December 20, no? And meron naman daw ano sa Sarcantangelo everyday daw. 9 to 11. Pwede ka pumunta doon kahit walang appointment. Pero nagpa-appointment pa rin ako, guys, just in case ba. And pwede naman natin itong i-cancel, guys. Ang ano lang kasi, guys. Mas malayo yata dito, no? Ang ano ba? Kasi hindi namin napuntahan yung appointment ni Isabel today. Baka pa pagbayarin kami ng multa ba? And kasi pag nagpa-appointment ka kasi tapos hindi mo napuntahan or hindi mo kinancel, pagbabayarin ka ng multa. Kaya ganun yung ano dito. Sabi ko, bata naman to, baka hindi na lang. Hindi. Sabi ng babae, baka hindi. Ngayon daw, wala. Pero parang hindi daw kasi ano naman daw yun eh. Mayroon naman akong reason eh. Sabi ko ganun. Kasi dinala ko talaga yung ihin ni Isabel. Eh, hindi pala pwede ganun. Dapat pala doon talaga mismo sa Sakitino, guys. Hindi talaga namin, ganun talaga, hindi siya tanggalin doon. So, ngayon, pauwi na tayo, guys. Tatawagin ko sana si Tony. Baka tulog kasi si Tony. Wala kasi, hindi maganda yung katawan ni Tony. Nilalagnat siya, sobrang init niya, tapos inuubot sipon. Uso kasi dito talaga sa Italy. And, sige, guys. Si Tabel, tulog na naman ulit. Ay, nako. Hoping lang talaga na
Magawa namin po, guys. Ciao. Like, Tony's still sleeping, guys. Ito po yung bahay namin, guys, sa baba. Yan. Basa pa yung mga sinampay ko ata. Yung sinampay ko, guys, dalawang araw na to, guys. Tagal-tagal matuyo ng mga sinampay dito, nakakainis. Hi. So ayun, guys, kinabukasan, guys, pumunta po kami talaga ng hospital. Hi. Guys, hindi namin pinaabot ng matagal kasi hinintay lang namin magpupo si Isabel. Ay ngayon, dinala po namin yung stool tsaka ihi niya, guys, dito sa hospital kasi okay lang dito, walang appointment, no. Ayan, pupunta po kami doon sa laboratory. Ah, gabarog-barog, guys. Gabarog-barog, manisiyo. Hi. So nandito kami sa hospital, guys. Hinatid namin yung urine at saka... So ayun, guys, super bilis lang naman namin, guys, no? Pinakancel pala niya yung aming appointment, guys, and yun, tinanggap na po nila yung ating urine at saka stool na dinala kasi hindi po nila tatanggapin hanggat hindi po natin makancel yung ating appointment. So ayun nga, guys, no? Pauwi na kami, guys. Super bilis lang talaga, bigger, guys, no? And pupunta kami kila Nuna kasi tumawag po si Nuna, guys. Marami na naman lasa ng pagkain doon. Isabel, sleeping ang kura. Quick! We're going home. Isabel. Yan yung hospital, guys. Guys! Hello, guys! So, ayun nga, guys, no? And natapos na po natin yung ano ni Isabel, guys. Yung waiting kami ng result niya. And kanina, guys, luckily, tumawag po yung... pedya ni Isabel, and tumawag sa amin, guys. May good news tayo dahil everything is good sa result ng ating laboratory ni Isabel, guys. Yung ihi, tsaka yung stool niya. So, wala pong bacteria. Everything is good. Walang palang parasite sa kanyang chan. Kasi nga, sabi nga kasi, guys, hindi nga daw siya lumalaki according to her height. So, wala namang problema, guys. Hindi naman siya underweight sa kanyang edad. Underweight siya sa kanyang height kasi nga ang tangkad ni Isabel compare sa kanyang height, kanyang timbang. Kaya dapat daw pala ang timbang niya magpantay dun sa kung sa iyang height. Pero dili, guys, tangkad talaga si Isabel, guys. And gamayon talaga siya, guys. Hindi talaga siya yung malaki, ba? Tingpon lang din naman ako. Hindi naman siya yung gamay good kaayo, ba? Mabigat naman siya. Kumakain naman siya. She eat everything. Biro lang, ha. She eat everything. And she likes to eat. Nyam, nyam, nyam. She likes to eat. She eats a lot. Gamayon lang talaga siya, guys. Tingkol nga lang ako, hindi siya ano, eh. O, diba? Langga, diba? We're so happy lang, gano, that everything is okay for Isabel. I know already that she's good. She doesn't feel anything, man. Hindi man siya magilak-hilak, hindi man siya magsakit-sakit sa tiyan. As in, she's very, ano, normal lang naman sa amin. And yun nga lang, para, pang security ba? Ano siya tawag niyan, guys? Ano sabi tawag sa Tagalog? Eh, basta, pang, ano ba? para, di, mawala na yung duda ba? Duda ng... Pedia, kasi gamayon nga daw siya, guys, and tangka daw niya, kaya yung ano niya, yung timbang niya dapat nasa 8.5 kilos, guys, and 7 something pa lang siya, guys. Uno, malibang si Isabel, guys. Si ciao tuti day, good night tuti, we're gonna sleep not, guys, after Isabel poops. Naglaway-laway yan siya, guys, kasi nga nagipin na yan, oh. Nagipin na. nalibang. Pupu. Ciao, tutti. Ingat kayo, guys. God bless you.